Hi guys, good morning. So welcome back sa ating YouTube channel, no. So ngayon lang tayo nakapag video. Gawa ng sobrang busy po natin. So see guys, ang panahon natin ngayon is parang El Nino na to, no. Kasi yun nga, bihira lang umulan o wala talagang ulan sa buwan na ngayon. So, nahirapan tayong magtanim na kung ano-ano. Kasi, pag magtatanim ka tayo ngayon guys, tag-init. So, medyo hindi siya tutuloy sa paglaki. Kasi, yun nga, sobrang init. Pero sa ngayon guys, meron tayong mga tanim doon banda. At, hindi ganun sila kabilis lumaki. Kasi, yung panahon natin ngayon sobrang init. Ayun kami natin. Meron tayong binungkal doon, banda. Tapos yung may mosquito unit, yan. Similia yan. Tapos dito pa. So sa sobrang init, hindi na natin natanim. Kasi nahirapan tayo sa tubig. Saka yun. Na ito pala nga tayo ngayon sa ating guys, bahay ng ating pugo. At magpapakain tayo ngayon. So ngayon lang tayo nagpapakain. So meron tayong talong dito. Yan, yan. So konti lang din to. At yun, medyo din sila kasi init talaga ng panahon guys. Wala masyadong ulan o wala talagang ulan. Kaya medyo yung pananim natin hindi ganun kabilis tumubo. Kasi pag ulan at ulan guys, maganda din. Kasi yun nga, mabilis tutubo yung mga tanim mo. So guys, update tayo ngayon sa ating pugo. May bago tayong langgam, no? Kasi nagpapapisa tayo. So hindi pa to lalinisan. At yan, silipin natin yun, no? So yun yung ating pugo guys na first batch sa ating incubation ngayong buwan. No. So ito 'yon. Ito yung mga lapisa. So malaki na sila. Ano sila guys? Nasa 4 days old, no. So pang-apat na araw nila. So ganun yun sila kalaki. Pero hindi to sila lalaki guys kasi ganito lang to ka. Yan, ganito lang to. Yung nila. So ngayon guys, magpapakain tayo kasi mag-i-eat na ng umaga. So medyo nalate tayo ngayon kasi may pinuntahan tayo. Ayan. So, ito yung itlog nila. So haharbisin natin to. Kukunin natin, bibilangin kung ilang piraso. So yun nga guys, yung itlog ngayon ng pugo is sobrang demand dito sa lugar natin sa Bohol. Kasi konti pa lang yung nag-aalaga nito dito. At saka bira ka lang din makakuha ng RTL. Kasi hanggang ngayon last sa 2 to 3 years na ata hindi yun makapasok yung mga ganitong uri ng langgam dito sa Bohol. Kahit sa Cebu lang galing. So, pahirapan. Pero kung kumpleto yung papilis mo o yung mga permit nito, so may posibilidad na maaaring makapasok. Kasi meron namang iba na galing daw sa Manila o galing sa Cebu nakapasok dito sa Bohol. Iwan ko kung ano yung ginagawa nila, no? So, kaya konti lang yung supply dito sa Bohol ng itlog ng pugo. Sa ngayon, hindi pa ganun din kadami. Kaya yung itlog natin dito kulang pa sa customer natin. Tsaka marami pa rin nagmi-message sa atin na yung itlog natin is kukunin nila yung mga pugo. Pero hindi tayo makapagbigay kasi yun nga, ni isang tao lang kulang yung supply ng itlog natin.
Kasi meron tayong customer guys na dito lang din sa atin na marami yung ano kukunin niya. Kasi may apat siya na cart. So ang ginawa natin, hindi muna tayo nagbibigay ng itlog sa ibang customer kasi yun nga kulang pa sa isa na customer natin para hindi naman siya ano mabitin, no? Kasi yun nga pag nagbigay tayo sa iba, konti pa lang yung itlog natin. So maaring makahanap sila yung paramihan na kukunin para sayang para hindi ano para hindi na sila mabitin sa pagtitinda ng pugo. Kasi yun nga guys, pag hati-hatiin natin to sa mga customer natin. Tapos may isa tayong customer na gaya ngayon, maramihan yung kukunin niya. So maring lilipat siya ng ano, taga-supply ng itlog na paramihan, no? So yun yung gagawin nyo na hindi mo na magbigay ng ano ng itlog sa ibang customer, no? So pag-isipan nyo lang na ano, kulang pa sa isa. So ang gagawin nyo, magpaparami kayo ng pugo para mabigyan nyo lahat ng customer. At ito nga ngayon, so nagpaparami tayo. Yan, meron tayong mga sisiu dyan. Ilagay natin dun sa kabilang kubo nila. Paglalaki yun at magiging RTL. Pero hindi pa yun guys, ano, babae lahat. May mga lalaki pa yun, malalaman lang natin yan pag nasa edad na ng 25 days. So pag 25 days na yan, pwede na nating malaman yung lalaki at saka babae. Kasi yung breed natin guys, hindi ano, hindi quality na breeder talaga. Kaya hindi sisiu pa lang, hindi pa natin malalaman yung kasarian nila. Pero pag maganda yung breeder nyo guys, halimbawa pag brown yung lalaki, pure yun ha, pure. Yung lalaki na pugo pag brown at saka yung babae is kulay itim. Yun ang magiging resulta niya guys. Yung kulay ng babae, kahit sisiu pa lang, malalaman nyo na. Kasi yung resulta ng black female at saka brown male, ang resulta niyan, yung magiging sisiu nila, yung lalaki is kulay itim. Tapos yung kulay yung babae is kulay brown. So malalaman yan guys kasi ang kulay ng sisiu pag maliit pa, pag lalaki kulay itim. Katulad nito, meron tayo dito guys na breed pero hindi ito pure cross na po ito. Yan. So kung pure yan guys, makikita nyo yan. So yung kulay itim na yan, pag pure yung breeder niya is considered na lalaki yan. Yan. So yung kulay brown is yun yung mga babae. Kung ang breeder mo o yung mga breeder nila is yung lalaki is brown, din yung babae is black, no? Pero kung cross naman ganito, so malalaman pa natin yan guys pag malaki, malaki na. Doon na natin malalaman yan yung kasarian nila. So sa ngayon, hindi muna natin malalaman yan kasi yun nga, yung binibreed natin is black yung lalaki at saka brown yung babae. Kaya may lumalabas na black pero hindi yun pure na ganun yung mangyari na yung kulay black na sisiu pa lang is lalaki. Hindi pa yun malalaman kasi yun nga yung breeder natin hindi pure. Balik crosses pa yan. So, pansin nyo guys, yung mga pugo, ano, yung kulungan nila, sarado. Pero, may open din naman dito banda. Kasi, yun nga, masisilan yung ating pugo. At saka dito din banda, is part din naman yun ng ating area. So, wala masyadong tao. Pero dito lang, hinarangan natin para yung tao na papasok dito, hindi ganun sila kadali makikita. Kasi sobrang madaling ma-stress guys yung ating mga pugo.
no? So yun guys, magpapatuloy muna tayo sa pag-harvest ng kanilang mga itlog at pagpakain, yan. So kukunin naman natin yung mga itlog nila at nang makakain na. Let's go.